Para sa pagpapakilala sa tagapagsalita, tinatawagan po namin si Brian Joshua Alegria, business manager ng Konseho ng Mga Mag-aaral. Subalit, wala po ngayon ang aming business manager para sa ngayong araw. Kaya naman, hayaan niyo pong ipakilala ito ni Dana Felicio. Magandang buhay po. Ang ating tagapagsalita ay isang tanyag na Filipino historian at guro ng kasaysayan sa De La Salle University. Siya rin ay nagtuturo sa larangan ng broadcast communication sa Universidad ng Pilipinas, Diliman. Siya ay nakapagtapos ng BA sa taong 2005 at MA noong 2010 sa kasaysayan. Siya rin ay isang kandidato ng PhD sa larangan ng antropolohiya. Siya ay nagkamit ng maraming parangal katulad na lamang ng pagiging outstanding Tarlaqueño noong 2016, isang Distinguished Service Cross at Medal of Recognition sa International Order of Knights of Rizal, gawad Lasallian para sa Filipino noong 2012 at marami pang iba. Siya rin ay nakapagsulat ng mga publikasyon tulad ng Jose Rizal, Ang Historiador, Ang Papel ng Mga National Hero sa Pagbuo ng Bansa. Isa siyang manunulat at editor sa National Quincentennial Committee website, isang columnist sa Manila Times na may pinamagatang Walking History at maging sa Abante na pinamagatang Showtime. Siya rin ay isang segment host sa People's Television at kilala ang kanyang programa sa pangalang Showtime, Ako ay Filipino. Ang ating tagapagsalita sa araw na ito ay sadyang napakahusay. Kilalanin natin si Professor Michael Charleston Shao Chua. Makasaysayang umaga po sa ating lahat. Archie Asibuke, si Dana Felicio, Ma'am Eva Aurora Calueng, sa lahat ng mga guru natin na nandito sa Google Meet at sa lahat po ng ating nasa FB Live. Ako po ay nagpapasalamat na kayo ay sinamahan kami sa isang huling lektura para sa pagdiriwang ng buwan ng kasaysayan. So ngayon po mga kaibigan ay sisimulan ko na ho yung aking presentasyon. Ngayon ay huling araw ng Agosto, buwan ng wika at kasaysayan. At nagkataon din na pambansang araw. O pambansang araw nga ng mga bayani ngayong araw na ito. So, in many ways, gusto nating tignan. Kasi yung unang nabanggit sa akin na, paksa ay yung mga pagbabago sa lupang silanganan, no? Sariling lupa natin. Pero siguro mas maganda, magfo-focus ako doon sa mga pagbabagong teknolohikal na nagbigay daan sa pagsilang ng bansa, 1869 hanggang 1913. Tandaan po natin mga kaibigan na ang ating kasaysayan po ay una, hindi lamang yan political history. Ibig sabihin, mga tao at ang nagpapakilos. Tama naman din yun. Pero isa sa mga nagpapakilos din ng kasaysayan ay mga pagbabago sa na ginagawa ng tao. So tao pa rin yung nagpapakilos pero may pagbabagong nangyayari sapagkat mayroong teknolohiyang nagagawa, nabubuo o naipapakilala mula sa ibang bansa. So muli po, makikita ninyo na ang kasaysayan ay napaka-interesante sapagkat hindi lamang ito tungkol sa mga leader, kundi sa kung anong mga pagbabago ang nakita natin sa teknolohiya na eventually magpapabago ng kaisipan ng tao. At may mga makikita siyang mga bagay na dati ay hindi niya nakikita. Diba? So muli, salamat sa University of the East College of Education sa pamunuan nito at sa student government. Kung kayo po may katanungan, at may mga nais pang mga material, lalo na sa panahon ngayon ng online learning, nais ko po kayong anyayahan na mag-subscribe po kayo sa aking YouTube, subscribe here, sa aking Facebook, i-follow nyo po yan, Instagram at Twitter, at sa mga guro po, at sa mga future teachers natin,
Ang aking po website ay may mga larawan, informasyon. Sa shoutsua.net, nandyan ang scripts ng mga shout-time, mga papel na aking sinulat. At nandyan sa bangkanishow.wordpress.com ang mga readings ng ilan sa aking mga subject na inuwan. Kung nagbabasa tayo ng mga kwento kung sa nakaraan, lalo na sa panahon ng pagtindig ng bansa, ay hindi natin naiisip ang konteksto ng kanilang pamumuhay. Minsan naman, iniisip natin na tila walang teknolohiya ang kanilang panahon at napakabatayan lamang ng kanilang pamumuhay. So meron tayong misconception na backward yung panahon ng Spanish, lalo na doon sa mga bandang huling taon nito, na parang dahil tinitingnan mo lang black and white na picture, parang walang kulay yung mundo nila at parang makaluma. Pero alam nyo, kailangan nyo makita na yung mga panahon na yan, pagtatapos ng galleon trade, ay may nangyaring pagbabago ng pagbabagong ekonomiko. Ibig sabihin, nung nag-open sa world trade, natapos ang galleon trade, nag-open sa world trade ng Pilipinas, maraming umaman na Indio. At naging makabago ang isa sa mga pinakamoderno na bansa sa Asia, ang Pilipinas. Oh. Pero, ang lagi nating naiisip, kapag ka may mga dinodrawing natin yung mga tao noon at dinidepict sa sculpture, ang panulat nila ay yung quill pen. Yung pen na may balahibo ng manok. So yan yung lagi nating nakikita sa mga artworks tungkol sa panahon na yan. Na naisulat ni Jose Rizal yung mga ganito niyang mga sulat using quill pen. Sabi ni Jose Victor Torres, ang aking colleague sa History Department ng Lasal, kalokohan yun. At kailangan makita yung teknolohiya noon para maintindihan natin lalo yung sabihin na natin na yung mga teknolohiya na yan, makita nyo na nagpabago sa lipunan. Although sinasabi niya na siguro ang quill pen ginagamit natin, quill pen, ginagamit natin sa simboliko sa isang manunulat. Kaya doon din sa kanyang inedit na libro, nailagay yung quill pen, no? Na simbolo, symbolic lamang ng isang manunulat. Pero hindi yun actual na ginamit ni Rizal. So, meron siyang article, Telegrafo, Electricidad y Poste de Luz, Notes on the Teaching of Rizal in this World, na diniliver niya noon kasama ko, may paper din ako doon, sa Rizal at 60, Anyare, inorganize ng proyekto sa Gateway Gallery noong 2016. So, makikita natin na yung halimbawa, yung ngayon, sa cellphone na tayo nagsusulat, no? Technology natin, cellphone, di ba? Noon, may technology na rin sa pagsusulat. Meron na silang pens, fountain pens. Yan. So, hindi na yun, kumbaga parang kung, di ba ngayon may fountain pen tayo, yun na yung ginagamit nila na panulat. So, di ba, paano naman, napakahaba ng no limit tangere, para ang quill pen pa ang gamitin. Although, parang steno yun, Steno, yung ginagamit nila noon. So kukuha ka pa rin ng ink doon sa lalagyan, tapos iano mo na, no? Isusulat mo na. Mas marami yung nailalagay na ink, no? At in fact, ilang taon lang bago nung isulat ni Rizal yung kanyang no limit tangier, magkakaroon na ng typewriter. So malamang, kung naabutan niya lang yung typewriter, nakagamit siya ng typewriter. At alam naman natin na si Rizal ay kasi ganito yan, yung mga technological advances na yan, no? Mapapadali yung pagsulat mo, mas mapapabilis. Yung mga ideya mo, mas lalo mong naisusulat. So yung fountain pen. Ngayon, ito naman, yung photography ay nag-i-exist na po noon. Kaso matagal. Kapag ikaw ay nagpapalitrato, kailangan, yung nakatigil ka ng isang minuto, ganun. Maraming segundo kang nakatigil para hindi maging blurry yung picture. So makikita natin na marami sa ating mga bayani na mga panahon na ito
ay nagkaroon pa ng mga group pictures, no? Nandito si Rizal, di ba? Alam mo yan kasi unmistakable one-sided emo hair. Tapos sino ba ito? Yan si Marcelo H. Del Pilar. Siya yung founder ng Pringles. Joke lang po. Nakita natin sa mga pagpapapicture ng mga taong ito, di ba? Nakita niya kanila mga bigote. Di ba? Parang, ako si Mr. Suave. Oh, grabe. Habulin ng babae. Suave ang bigote. Oh, di ba? So, bakit suave ang mga bigote ng mga ito? Bakit nakakulot? Bakit parang June sa Bayton? Simple lang, kasi meron po silang pangkulot na bigote. Pangkulot na bigote, mga kaibigan. May technology na sila. Ay, hindi na ginagawa yun. Pero panahon ng Kastila, sexy yan. Sexy, guwapo. Guwapo kapag may pangkulot ka na bigote. Ayan. So si, ano, no? Si Juan Luna, di ba? Tignan nyo sila, no? Nagkakaroon sila ng mga self-portraits. Mga Renaissance man, mga ilustrado. Ilustrado means believers of the Enlightenment philosophy. Diba? Si Antonio Luna noon, isa siyang chemist. No, graduate siya ng ano, ng pharmacy at nag-aral ng chemistry sa Pasteur Institute sa Paris. At makita mo na meron siyang thesis tungkol sa pag-pasteurize ng Carabao milk. So kung nagamit ni Mabini yung kalaman na yun, baka hindi siya namatay sa cholera. Kasi namatay siya sa pag-inom ng gatas na contaminated ng cholera. Oh, anyway. So, yeah, tingnan nyo, si Nadel Pilar, mga editor ng La Solidaridad, may mga larawan sila na na nag-exist. At sila yung mga artists, kung makikita mo. So, Rizal, dinawin niya yung sarili niya para makilala siya ni Blumentritt sa train station. Pero, kung ngayon si Rizal ay may cellphone, baka selfie ng selfie. Actually, katulad ko siya kasi 2003 pa lang, nung nagkaroon ako ng digital camera, araw-araw na akong nagsiselfie halos. So, ang dami niyang picture, di ba? So, pati yung famous picture niya sa studio. At syempre, si Rizal, the most famous, isa sa pinaka-photograph na bayani nung panahon niya. Pati yung kamatayan niya na-photograph din. So, even the last moments of Rizal was may photograph na nakunan. Si Andres Bonifacio, isa lang yung picture niya, pero kita nyo naman, medyo malabo. Malabo na. Nag-fade. So eventually, yung tanging picture ni Andres Bonifacio, tanging window natin para makilala siya. Tapos parang na-disorient pa yung mata doon sa picture. Medyo inayos naman. No? At dyan nakuha natin, akala natin si, ano siya, di ba? Hindi siya mukhang Gardo Versosa. Hindi siya mukhang parang ano, payat siya, di siya mukhang magsasaka. Di ba yun yung laging picture natin kay Bonifacio, mukha siyang magsasaka. So eventually, ano nila yan, na kahit na wala pang, anong tawag dito? Nasa dyaryo ka, gagayahin yung picture mo, tapos parang i-engraving, tapos ipiprint sa mga dyaryo. Pero, ito, tapos may lithograph pa. Yung lithograph, kukuhanan ng litrato, tapos do drawingan para mas ma-enhance. So, in a way, parang ito, lithograph nito. Ganun ang mga ano nila nun. Ngayon, ang dali na lang, computer na lang, ine-edit na, di ba, digital art, etc. Pero yun, magpa-publish ka, lithographs. So, yan, ginagawa yan na nire-retoke. Kahit wala pang Adobe Photoshop, pwede pang mag-change costume. Nung may abot Adobe Photoshop na, ito na yung pinaggagawa nila. So anyway, makikita niyo mga bayani natin nagpapalitrato. They also have shown themselves to have fun. So yung technology noon ginamit nila para ipakita na they're having, you know, a good time. So si Hidalgo, Luna, Pablo de Tabert Rizal, nasa isang blank picture frame looking at you. Di ba? Tapos ito yung tableau. Ito yung kanilang charade. Ayan. Rizal, may Egyptian hat. Tapos si Cleopatra was played by Juan Luna. Cross-dressing. Oh, ayan. Si Rizal. Si Hidalgo. And then ito si Nelly Bausten na shotan ni Rizal. Kita nyo? So, naano pa yan? Ito si wife ni Juan Luna, mother-in-law ni Juan Luna. Pinatay ni Juan Luna yun eventually.
Kasi binaril niya sila. So si Rizal, this is a rare picture of him smiling. May manatagpuan pang isa si Professor Ambeto Campo. Ito naman, naka-smith si Rizal. Ito yung unang cosplay. Yung tableau kasi, parang charade. Yung parang, yun yung pagka, ano, pukuhanan ka, playing something. So, ito, cosplay. Diba? Rizal, wife of Luna, pa si Nelly Bausten na siyota ni Rizal, Hidalgo. So, nasa studio ni Luna. Mga basis yan sa mga painting minsan. O ito, Instagrammable. Kung may technology of Instagram na nun, i-foodie ito. Diba? Swipe left ka, ayan. Si Rizal, niyayari na si Pardo de Tavera. Yung nakatayo kanina, yung waiter daw. Joke. Nakilasing na. Si Juan Luna, hindi ko alam kung nasaan. Kasi kumukuha ng litrato. But anyway, si Rizal at yung mga expats noon sa Europe, yun, yung mga nakita nyo sila, si Juan Luna, M.H. Del Pilar. Si Rizal noon, ang nagpapadala sa kanya ng pera, kasi sila pinapadala ng pera ng mga Pilipino dito. Ganun kaganda yung ekonomiya. No? Although si Rizal, eventually malulugi yung business nila ng sugar dahil tumigil yung sugar business eh. So, nalugi. Dahil nagkaroon yung dating kumukuha yung Europe sa Pilipinas, yung sugar industry ay ano na bumagsak nung nakaimbento ng sugar ang Europa, yung beet sugar. So dahil sugar yung business na Rizal, bumagsak yung kanilang taniman at eventually binawi ng mga praile yung kanilang mga lupa, inagaw. No? Kasi nangungupahan lang sila sa mga praile. So anyway, si Pasiano, dahil siya yung nagpapadala ng pera, and in fact, sorry ha, bago ko ituloy, si Apolinario Mabinian, taga-collecta ng pera ni Marcelo Del Pilar para sa La Solidaridad. Mamaya, ipapakita ko sa inyo kung paano nila pinapadala yung pera. Yan ba nilalagay pa sa barko? No? Kasi si Pasiano, nagpapadala din ng pera kay Rizal. Pasiano Rizal, yung kanyang brother. Yan ang nagtaguyod kay Rizal, isang tunay na bayani. So noon, meron ang tinatawag na money order. Yan, money order ang ginagamit nila. So isa sa mga sikat na money order, yung mga Wells Fargo, no? Nakalimutan ko yung sa Bank of China eh. Parang may ganun din, no? So anyway, nakakatuwa ito kasi yung money order na yan, si Marcelo Del Pilar, there was a time na siya ay nakahihirapang kumuha ng funds. So, 1892 pa lang actually, kasi 1889 na buo yung La Solidaridad, na buo siya ni pangalan nito, Mariano Ponce. Sabi niya sa kanyang anong tawag dito? Sa kanyang asawang si Tsanay. Ayan. Tignan nyo yun. Yan yung part na yan. Sabi niya, sa pautang-utang na lamang ang ikinabubuhay ko, lalakamin sana ninyong ng kateang, kayayang at nititay na ako'y kaawa-awang sagipin sa pagkapalaot na ito. Nakikita nila't ako'y pinababayaan na ng marami. Ako ang nagtataya ng kahihiyan din eh. Ang kakanin ko lamang ay dinediligensya ko araw-araw. Nakamating na ako sa mamulot ng beha ng sigarilyo. Makahit-hit lamang. Yung beha ng sigarilyo, yung dulo. Yung cigarette butt. So humingi siya ng pagkain para siyang buhay pulubi. Kahit siya'y nasa Espanya. No? Hindi katulad ng mga nasa abroad ngayon, sila nagpapadala ng pera sa atin. Yung nasa abroad doon, sila'y naghihirap. Oh, para La Solidaridad, para sa bayan, para sa inyo. Oh, hindi ako hinahanap na ako'y pagyamanin nila rin. Pero, ang hiling ko lamang ay tutulungan nila akong makauwi riyan at nang ako'y makapaghanap buhay. O, diba? So, yun yung malaking problem ni na Marcelo H. Del Pilar noon. Okay. So, yan yung picture niya at yan yung pirma niya doon sa ano, no? Ihalik daw siya kay Sofia at Anita, yung kanyang mga anak. It's a heartbreaking letter na recently na auction sa Leon Gallery. That's the, yan yung nasa buhay ni Marcelo Del Pilar na kilalang kilala. So, anong ginawa ng kanyang anak na si Anita? Si Anita, ang ginawa po niya, binasag po niya yung kanyang alkansya, tapos may piso siyang nakita at sabi niya ipadala daw sa kanyang tatay. So na-touch doon si Marcelo.
doon sa ginawa ng anak na kinuwento kasi ni Sanay na binibigyan siya ng piso. So, paano napadala yon? Malamang sa malamang money order. Hindi postal. No? Although, of course, sa tingin natin, sa tingin ng iba, ganun yung literal doon sa kwento na nilalagay sa sobre. No? Of course, eventually, nagkasakit si Del Pilar ng TB, no? At siya'y namatay noong 1896. Sa July siya, January, si Graciano Lopez Haina nauna na. Parehong TB. So, ito yung illustration sa National Press Club mural ng mga taga-Anggono, Anggono Collective, na namumulot ng beha ng sigarilyo si Marcelo Del Pilar at nakatanggap siya ng sulat mula sa kanyang mga kaanak. So, yung sulat, paano ba napapadala yung sulat? Noong panahon na yon, of course, ngayon, email na tayo, di ba? Pero noong panahon na yon, ilalagay mo yung sulat sa sobre, package, minsan yan, mga gamit, pwedeng gamit, no? may parang LBC, ganun. Sorry, shout. So, ayan, yan yung kanyang halimbawa. Si Rizal, may sulat siya para sa kanyang pamilya, no? At may mga pinapadala siyang mga animals, di ba? Sa mga, noong nasa dapitan siya, sa mga experts sa Europa, no? So, malamang sa malamang, may kamahalan ito. Diba? Tapos ito, si sumulat siya kay Blumentritt in German. In three languages, sumusulat siya. Five languages. English, German, French, at marami pang ibang wika. No? Latin. So, ano, no? Tapos ito, tingnan nyo to. Ito sulat ni Rizal kay Morris, yung kanyang pakatawag dito. Nephew. Para Morris and Manila. Aprende mucho porque el que no sabe, recibe cos corones. Parang magpakabait, parang ganun yata yun eh. Tapos kung hindi makaka, para hindi ka maka cos corones, pangurot, maliliit na kurot. Para hindi ka magkabit na maliliit na kurot. Te deseo felices Pascuas, even Año Nuevo, felices Pascuas. In English, Merry Christmas. Nakakatuwa yung kanyang spelling sa English. Feliz Año Nuevo, Happy New Year. Morris, you must be a good boy. Your uncle, Jerry's aunt. So, meron ding ibang paraan ng pag-send ng mensahe. So, meron na noon na yung snail mail, ang tawag namin doon, ang tawag ngayon doon kasi may email, may snail mail. Pero dati, mail lang yun. Koreo mail. Pero, nung panahon na yun, nauso na rin yung tinatawag natin na telegrafo. O telegraph. So, yung telegraph po, mga code yan na pwedeng matransmit. No? Paano tinatransmit yan? Papunta sa ibang isla. Kunwari, Manila to Hong Kong. Yan. So, yan yung mga telegraph wires na tinatawag natin. O, number one, number two, number three. Parang ano yan? Parang yung sa cellphone, yung merong type one, type two, type A, type B, type C, no? na mga kable sa cellphone. No? Ayan, nilalagay yan sa pamamagitan ng mga telegraph cables sa ilalim ng dagat. Ganun po, wala pang live via satellite, wala pang broadcasting ng mga panahon na yon sa radio. So, ang ginagawa nila ay, ayan, naglalagay sila ng linya ng telegraph para matransmit yung mga coded messages. No? At ito ay through Hong Kong, from the Philippines to Hong Kong, tapos hanggang sa buong mundo. No? So, ito yung mga Eastern Telegraph Line halimbawa at yung mga connection niya. Para umabot hanggang sa US yung iyong mensahe. No? At ganun ang pag... Siyempre, kung ganun, ibig sabihin, napakadali na kung nasa ibang bansa yung isang tao, napakadaling mag-transmit ng balita. Yung pagpapabilis ng pag-transmit ng balita, impormasyon, empowered the people na makita yung ano yung nangyayari sa ibang bansa. At empowered also those in the other parts of the world na malaman kung anong nangyayari sa atin. So magpapabago yan ng mga ating kaisipan tungkol sa ating bayan. So ngayon, no, email ng pinapadala natin. At sa mga pagbabago nangyaring political at panlipunan ng kasaysayan, kasabay rin ang mga pagsulong sa teknolohiya na nangyayari sa panahong iyon. Halimbawa, kahit may television na,
Ito ay sinisikil naman ng pamahalaan ni Pangulong Marcos, nagsisensor sila. It was through Radio Veritas that Cardinal Sin and Boots Aquino were able to call the people during EDSA Revolution. At nagpuntahan sila at nagbago ang ating lipunan dahil sa EDSA. Diba? Si Jun Kitley yung isa sa mga announcers noon sa Radio Bandido. So, tapos umalis si Marcos dahil dyan. Nagbago ang ating kasaysayan dahil dyan. Ganon din nung panahon ng, ayan, nung panahon ng Nokia 3027 ba yun? Kalimutan ko na. No? Actually, nung ito yung mga latest nung 2001. Yung cellphone ko noon, mas luma pa dyan. Bosch yung cellphone ko noon, 2001. Mas luma pa dyan. Pero yan ang state of the art noon, yung mga Nokia. No? Yung pag-transmission ng mga text messages, tapos yung mga, dati yung memes, yun yung mga dating memes eh. Yan ang kumalat din sa internet dati. Yan yung mga nagpakilos sa kabataan para patalsikin si Joseph Estrada noong 2001, January 20, 2001. So, eventually, alam natin na yung Facebook, ganun din yung gagawin niya. No, pinagkaisa niya yung mga tao sa iba't ibang lugar sa Arab world at nagkaroon tinatawag na The Arab Spring noong 2011. So, ganun din yung nangyari. Kapag may teknolohiya, mayroong pagbabago sa pag-way ng pag-transmit ng mensahe at napapabilis at napagkokonekta mo yung mga tao, kapag ka nagkaroon ng mga social movements na tinatawag natin, nagkakaroon ng epekto yan. So, noong panahon ng galleon trade, di ba? Ayan, dati galleon yung nung umalian, pag-alis ni Marcelo Del Pilar para maligtas yung buhay niya dahil marami ng threats noong 1888, ang imagination natin sa galleon pa sumasakay si Marcelo Del Pilar. Actually, hindi. No? Yung galleon trade, natigil na yan noong 1830s. Noong mga panahon na yan, ang mga sasakyan na ho ay tinatawag na mga steamboats. No? So, mga steamboats, steamers ang tawag nila, steamers. So, ito yung Gemna na sinakyan ni Jose Rizal. So, may mga pangalan yung mga barko at sila ay lumalayag sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ito, dinrawing mismo ni Jose Rizal yan. At sa buong mundo, dati kasi yung steamer yan. At dati, kung nung panahon ng galleon, kapag ikaw ay nasa Pilipinas, pupunta ka ng Europa, ang tagal ng biyahe mo kasi dadaan ka pa ng ilalim ng Africa. Wala namang daan na diretso eh. Dadaan ka ng ilalim ng Africa o yung tinatawag na Cape of Good Hope. Tapos pupunta ka sa Europa. No? Walang direkta. So, ang haba. Yan ang mangyayari nung mga panahon ng 1869. Oh? Binutas yung Mediterranean at yung Red Sea. So, kumbaga, ang bilis ngayon, papasok ka dyan at pupunta ka na Mediterranean, Europa ka na. No? Parang nabawas ng kalahati yung biyahe mo. So, bumilis ngayon yung pakikipagkahalakalan. Noong buksan yung tinatawag na Canal Suez. So bumilis na yung hindi na galleon. Steamer na siya, steam ang nagpapatakbo sa kanya, so mabilis siya. At napabilis din yung paglalakbay. Noong binuksan yung yung tinatawag na Suez Canal o Canal Suez sa ilalim ng mga British. No? So yan yung Canal Suez ngayon, no? At mabilis ang kahit na napakalaki mga carrier ay pwedeng dumaan dyan sa Suez Canal na yan. At sinasabi ng mga traditional historians na yan yung naging dahilan kung bakit nagkaroon ng mga mabilis na pagkalat ng mga ideya dahil yung mga aklat ay naibahagi sa Pilipinas sa mas mabilis na paraan, no? sa pamamagitan ng Suez Canal. No? So yung mga ideya ng Revolusyong Pransesa, no? Ay pinag-aralan ng mga bagong sibol na mga mayayamang Pilipino na nung nagkaanak ay dinala nila sa mga eskwelahan ng mga Kastila. And in all fairness to those Spanish schools, sa USD, ang dami-daming mga karunungan silang natutunan doon, daming mga writings, mga philosophy, no? Na nagpabago ng kanilang kaisipan sa pamamagitan ng mga aklat, ng Enlightenment, etc. etc. So, si Rizal, halimbawa, nag-aral ng medisina. So, yung mga
yung mga advancement din sa medicine at that time, ayan, makikita nyo yung kanyang, ano, no? Yung kanyang tools sa panggagamot ng katarata, ng mga mata, ayan, yan, kay Jose Rizal yan, ay nagamit nila, no? At sa dapitan, no, doon siya naitapon after ng pagbabalik niya sa Pilipinas noong 1892, no? Scientific mind si Rizal, eh. So, nangolekta siya ng mga hayop, no, na eventually nalaman nila na siya lang ang nakadiscover. So kaya pinangalan lang Draco Rizali yung yung ano lizard, Phacophorus Rizali yung frog, may Apogonia Rizali yung beetle at iba pa ang mga hayop at halaman, no. Pero nung nasa Europa si Rizal, inexplore niya yung Europa at inexplore niya yung mga advances doon. So kaya nga doon sa dapitan itong Morris itong gas engine and power company sa Morris Heights, New York ay sinulatan niya at nag-inquire siya tungkol sa mga agricultural tools, mga machineries para magamit nila sa dapitan. So Ibn Rizal, no, nagpatayo siya ng dam sa dapitan. But from the mountains, yung mga tubig ay pwedeng bumaba sa pamamagitan ng kanal. So yung natutunan ni Rizal sa Europa, sa ibang mga lugar, ito ay nagamit niya para paunlarin ang dapitan. So, alam natin na, yan, yung kilusang propaganda, sila yung unang nag-imagine ng nasyon, nasyon ng Pilipino. Kasi dati, nag-iisip yung Pilipino na siya'y Bicolano, siya'y Tagapanay, siya'y Tagalog, Kapampangan, etc., etc. Pero sabi nga ni Vanny Biernas, ganito yun, eh. Kaibigan ko si Vanny Biernas, na sabi niya, Ama Kastila, wala tayong konsepto ng bansa na itinuro nila. Pero, ang nangyari ay itinuro nila sa atin ang reliyon at ang sistemang kolonyal na ang message ay, ang ideya ay dahil tinuruan nila tayo ng reliyon at ng Diyos. Hindi na mahihiwalay ang Diyos sa Espanya. Sila ang pag-asa natin. Pero ang ginawa ng mga propagandista, ng mga naniniwala sa Enlightenment, sa pagkakapantay-pantay, binasag nila yung ideya na yon. Binasag, mga kaibigan. So, binasag nila yung ideya ng Espanya ang pag-asa. Na dahil doon, tayo ay napalaya. Dahil doon ay tayo ay naalipin. Dahil sa idea na yon. So, bakit ba yan yung mga propagandista? Kasi binasag nila yung ideya na yon. At nag-introduce sila ng bagong ideya. At ito yung tayo ay pare-pareho ng karanasan. At tayo ay pare-pareho ng nakaraan. Okay. Case in point. Paano nagkaroon ng impact ang La Solidaridad, ang El Espoliarium, hindi ko nalagyan ng picture, El Espoliarium, sa ano na ito? Paano siya nagkaroon ng impact, no, sa ating lipunan? Simple. Yung photography ay nakatulong kasi kinukuhanan pala ng picture ang La Solidaridad, inilimbag sa mga dyaryo at pinagpapasapasahan yung photograph itself ng La Solidaridad. So, napabalita na yung daw La Solidaridad ay tungkol sa kahit na Roman scene siya ng gladiators na kumukuha ng mga gamit ng mga namatay na Romanong gladiator at mga pang-aapi ng ibang tao. Yung message nun ay nakuha ng mga tao, na-visualize sila na yun ay Pilipino ang pinare-represent at ang Espanya ang mga Romano. So, inaapi tayo, taking advantage of our misery. So, kumalat yan because of photographs ng La Solidaridad mismo. At, halimbawa ito, yung diaryong Tagalog, itong pinakaunang dyaryo sa wika na nasa Pilipinas na inilimbag ni Marcelo H. Del Pilar. Yung diaryong Tagalog po, yan ang isa sa mga nagsulat tungkol sa pag-ibig sa bayan. At si Jose Rizal ay tinranslate ni Marcelo H. Del Pilar. Bata pa lang si Rizal noon, 1882. Hindi ko nagkakamali, 21 years old pa lang siya noon. Na-transmit yung mga ideya na yan. At eventually, babasahin ni Andres Bonifacio yung pag-ibig sa tinubuang bayan na essay ni Rizal at gagawin niya itong tula at ipapakalat sa mga katipon. So si Marcelo Del Pilar, no, ay
ano no, nung nandito pa siya sa Pilipinas, nung wala pa siya sa Europa, pinakalat niya makanyang mga ideya sa pamamagitan ng pamphlet, no, laban sa mga ayan, no, laban sa pagsusugal, ano, laban sa mga praile, ano? At yung ginawa niya kay Gregorio Del Pilar na pamangkin niya kay Batang Goyo. Pinakiusapan niya na yung kanyang mga prayer books sa simbahan palitan nung kaparehong itsura na booklet ng kanyang tito. At ito ngayon tinatawag nating dasalan at tuksohan. Yung dasalan at tuksohan na nasa yung dasalan at tuksohan, ayan no, ay parang pinalitan pala yung mga dasal. So, yung mga tao, binasa nila yung pinamigay na prayer book sa simbahan na pinalitan na ni Goyo ng mga prayer book ng kanyang uncle. Tawa ng tawa yung mga tao, nagtataka yung mga praile. Di ba? So, sabi niya, ang tanda ng karay ko sang ipangadya mo sa amin, Panginoon naming praile, sa mga bangkay namin sa ngalang salapi at ng maputing binti at ng espiritong bugaw, ay siya nawa. Di ba? Amay namin sumasa kumbento, kasumpay ng ngalan mo, malayo sa amin ang kasakiman mo, kitlin ng lid mo dito sa lupa para ng sa langit. Saulian mo kami ngayon ng aming kaning yung inaraw-araw at patawanin mo kami sa iyong pagatungal para ng pagtaho mo kung kami nakakwaltahan at huwag mo kami ipahintulot sa iyong manunokso at yadya mo kami sa kasama mong dila. Amen. Abaginong barya, nakapupuno ka ng alkansyang prailay sumasa inyo. Bukod kanyang pinagpala at pinahigit sa lahat, pinagpala naman ang kabaan mong mapasok. Santa Maria, ina ng diretsos, panalangin mo kaming huwag anitan. Ngayon at kami ipapatay, siya nawa. Ang sampung utos ng praile, sambahin mo ang praile ng lalo sa lahat. Huwag kang magpapahamak manuba ng ngalang diretsos. Donasyon. Mangilin ka sa praile, linggo man at fiesta. Isang lamong katawan mo sa pagpapalibing sa ama't ina. Huwag kang mamamatay kung wala pang salaping pampalibing. Huwag kang makiapid sa kanyang asawa. Huwag kang makinakaw. Huwag mo silang pangbibintangan kahit ka masinungalingan. Huwag mong ipangkaitang yung asawa. At, ang favorite ko, huwag mong itanggi ang iyong ari. Amen. Itong sampung utos ng praile, dalawang kinauuwian. Ang isasambahin mo ang praile ng lalo sa lahat ng ikalawa, ihain mo naman sa kanyang purim at kayamanan. Siya nawa. Ang mga kabubuhang asal ang pangalay, Tonto Gales ay tatlo. Igalang mo, katakutan mo, at pagmanuhan mo ang praile. Amen. Hindi po hindi po pagmabastos itong ginawa ko. Ito po ay nasa kasaysayan. Ano? Pasensya na po kayo. Sana walang na-offend. Dahil may na-offend dyan noon. Dahil nilabas ko sa TV. Pero yan po ay pinakalat ni Marcelo H. Del Pilar. Nasa kasaysayan. Pinag-aaralan po yan sa eskwelahan. Huwag po tayo sarado ang isip. Pero doon mo makikita yung sense of humor. Laging, alam mo, yung mga Pilipino eventually, gagawin yung dasal. Laging gagawan ng mga pagbabago. No, parang yung gambling father doon nung panahon ni Erap, yung mga ganun ano. Anyway. So, dahil diyan nanganib nga yung buhay niya kasi naipapakalat niya yung mga ideya. Si Rizal ganun din, 'di ba? Nagsulat siya ng Noli Metangere at El Filibusterismo. At 'yan yung mga bagay na nagpaano sa kanya yung pinakita niya sa mga tao, naiisa lang yung kanilang sitwasyon. 'Di ba? Yung kolonyalismo, yung si Sisa, si Maria Clara, si Padre Damaso, Padre Salvi, si Doña Consolacion, Doña Victorina. Yung mga characters na yun lahat, makikita natin sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Kaya nga San Diego, yung pangalan ng lugar. Kasi walang San Diego sa Pilipinas, kahit isang bayan, walang San Diego. San Diego, wala. So yung San Diego, even if it is nowhere, it is everywhere. Doon na feel nung maraming bumasa ng Noli Metangere. Iisang bansa tayo. Iisang nasyon. So, gayon din, pinakaalat ni Rizal yung kasaysayan ng Pilipinas sa pamamagitan ng sinulat ni Antonio de Morga. Kumbaga, in-annotate niya, tinroll niya si Morga na matagal nang patay, pero yung libro niya, no? At in-annotate ito, kinorek, in-amplify, sabihin kung nag-agree siya, ay sinuportahan niya. At ito yung isa sa pinakauna, kung hindi man ang pinakaunang textbook na Pilipino sa Filipino perspective.
na nagpakita na mayroon tayong kultura bago dumating ang mga Espanyol. Paano kumalat yung mga yan? Paglilimbag. Paglilimbag, mga kaibigan, yung technology ng paglilimbag. Si Lopez Haina, nagsulat ng mga artikulo sa La Solidaridad, no? Si nagtatag ng La Solidaridad, si Mariano Ponce ng Baliwag, si Marcelo Del Pilar, naging editor niyan. So yung La Solidaridad, mga kaibigan, yan po ang isa sa mga dokumento na nagbuo ng ating kamalayang pangnasyon. Ayan. So, yung mga ideya nila, dyan nila nakita yung vision na iisang bansa tayo. Kahit nung una, ayaw pa nilang humingi ng independensya. Reforma lang. One step bago ulit, humingi ulit ng kalayaan. So, pagbabago muna bago humingi ng kalayaan. Step by step. So, sina Isabelo de los Reyes, no? Nagsulat dyan, no? At pinakita nilang problema ng Pilipinas. So, eventually, yung katipunan ng mga anak ng bayan, kasi nabigo ang propaganda politically, although na-lay down na nila yung fourth foundation ng idea ng nasyon sa mga nakakaintindi ng Kastila. Pero paano yan itatranslate sa mga nakakaintindi ng lamang ng kanilang sariling wika, especially sa Tagalog region? So, si Bonifacio Jacinto, Emilio Jacinto, at si Dr. Pio Valenzuela, no, gusto nilang ipakalat itong mga ideya na ito ng kanilang ng pagkabansa. So, hindi lang batay sa politika at sa pagkakapantay-pantay, republikanismo, kundi doon sa kalooban ng bayan. Yung, di ba nakakaboto ka nga kung di ka naman kumakain ng isang beses sa ng tama o tatlong beses sa isang araw, tunay ka bang malaya? So, yung kapatiran, kabutihang loob, kaginhawahan, no? Kapatiran, di ba? Diyan nag-start yun, mabuting kalooban. Itrato mo ng ang ibang tao ng mabuti. Mahalin mo ang kapwa mo. Ibigin mo ang kapwa mo. Turo ng katipunan yan eh. Ibigin mo ang Diyos, at kapag iniibig mo ang Diyos, iniibig mo din ang bayan tinubuan mo sapagkat itong tunay ng pag-ibig sa kapwa. So yung kabutihang loob na yan o yung matuwid na kaluluwa, ipakita mo sa tao, sabi ng Philippine Psychology, giginhawa ang buhay mo. At kapag guminhawa ang buhay mo, dun ka lang lalaya. So ang apat na ito, na kalooban ng bayan, ay magka-kaugnay. Kapatiran, kabutihang loob, kaginawaan, kalayaan. Basahin niyo po yung papel ko dyan tungkol sa papel ng kabutihang loob sa konsepto ng kalayaan ng katipunan. Pero paano ipapakalat? Nina Andres Bonifacio ito. Masimple lang. Mayroong, ito yung parang imprenta ng Malolo. Similar dito, yung kung ano yung ginamit, o around, mas elaborate lang to, pero siguro yung basic na ano nito, basic na mga minudensya nito, mga elements, yun yung ginamit na para i-print yung mga dokumento ng katipunan. At isa na dito, isa sa printing press ay binili kasi may umuwi na dalawang OFW, si Francisco del Castillo at saka si Candido Iban, mga taga-Aklan nito. At galing silang Australia, nagsisisid sila ng kabibe. No, sorry, ng perlas. Sumisisid sila ng perlas at umuwi sila sa Pilipinas, may pera sila, ikinontribute nila para bumili ng printing press ang katipunan. So OFWs, meron ng ano nun, ha, papel sa kasaysayan ng Pilipinas. Eventually, sila po yung magiging mga revolutionary leader sa Panay at sila po ay mabibitay. But anyway, dahil diyan si Pio Valenzuela yung naging naging parang managing editor o siya yung naging publisher. Tapos si Emilio Jacinto yung naging editor nung Diyaryong Kalayaan. Wala na pong nag-exist na kalayaan ngayon. Pero ang nakikita natin yung mga drafts, yung mga editorial drafts kung saan inuulit na isulat niya Jacinto yung mga iba't ibang mga articles at kinokoreksyonan niya. So yung pag-ibig sa tinubuang bayan ni Andres Bonifacio, sinulat niya ulit para i-edit. No? So makikita niyo kanya mga editing notes, no? Yung mga kinocross out niya. Yun. So Andres Bonifacio yung author, pero si Jacinto yung nagkokorek. Ipiprint din nila yung kartilya, nakakalat sa mga members. So from 300 members, naging 3,000 members daw yung katipunan after na mapublish, or 300 to 30,000 members ayon kay Pio Valenzuela nang i-publish nila yung
katipunan. So yung role ng technology of printing, na ipakalat nila yung mga ideya ng alam mo yung ideya ang so powerful na kaya nilang mamatay sa ideya ng kalayaan. In fact, silang nagpauso ng salitang kalayaan. Di naman uso yung salitang kalayaan eh. Pagkatimawa dati yung word, pero hindi na appropriate kasi yung dating malaya na timawa, naging alipin na. So hindi na pwedeng pagkatimawa yung word mo sa alipin. So kumuha si na Emilio Cinto ng word mula kay Marcelo Del Pilar. Ginagamit ni Marcelo Del Pilar at si Marcelo Del Pilar, natutunan niya kay Mariano Sibilia. At ito yung salitang kalayaan. So yung konsepto ng kalayaan, pinasikat talaga ng katipunan niya. At nagamit nila ang printing. Wala pang TV noon, wala pang Facebook. Diba? Yung idea ng revolusyon, yung mamatay ka para sa iyong mga dikain. Napakahirap na trabaho noon. Diba? So, yan yung nakikita natin. So, ito makikita ninyo, ang konsepto ng bansa ni Bonifacio at Jacinto dito sa Cartilla ay kitang-kita natin. O second paragraph ng dokumentong ito, katipunan ng mga anak ng bayan sa Maynasang Makisanib ng katipunan ito. Ang kabagayang pinag-uusig ng katipunan ito ay lubos na dakila at mahalaga. Papagisahin ng loob at kaisipan ng lahat ng Tagalog. Upang sa pagkakaisang ito ay magalakas ay iwasak ang masinsing tabi na nakabubulag sa kaisipan at matuklasan ang tunay na landas ng katuwiran at kaliwanagan. So yun pala, bansang matuwid ang kaluluwa, katuwiran, maliwanag, may karunungan, kaliwanagan, no? Katuwiran din is justice, at nagkakaisa ang lahat ng Tagalog. Naku, saglit lang mga kaibigan. Sabi ng mga Bisaya, ay, dili naman kami kasama dyan sa konsepto ng bansa ni Bonifacio. Hindi naman kami kasama ng mga Bisaya dyan. Sabi ng mga Kapampangan, oy, hot e kami kaya, Beken? Aro, Diyos ko. No, kami lang yung Kapampangan, no, Treng Tagalog mo. Oh. Aro, Diyos ko. At tingnan natin yung dokumento. Nakita yung salitang Tagalog, may asterisk po. Nag-footnote pala yung lolo mo na Emilio Cinto. Sabi niya, sa salitang Tagalog, ang katuturay lahat ng tumubo sa sangkapulang ito. Sa makatuwid Bisaya man, Iloko man, Kapampangan man, etc. ay Tagalog din. Sapagkat tayo ay mga taga-ilog, sabi ni na Bonifacio at Jacinto. So, paano nila napakalat yung mga ideya na yan? Hindi kakalat yan kung wala ang teknolohiya. Na meron pala silang konsepto ng bansa na handang mamatay ang mga Pilipino para dito. At lumaban sila sa mga panahong ito ng Agosto noong 1896 sa pagsisimula ng revolusyon. Tulad kahapon ang anibersaryo ng labanan sa pinaglabanan. So, yung konsepto ng haring bayan o yung bayan ng hari, demokrasya yun. Demos kratos, power to the people. Haring bayan, ang power, ang king, ay ang bayan. At pangulo lamang si Andres Bonifacio ng haring bayan. Pangulo ng haring bayang Katagalugan. So, siya yung representative lang ng haring bayan. Hindi siya yung hari. Siya yung pangulo lamang. Dahil noon nagtatag siya ng pamahalaan, noong Agosto 24 ng 1896. So eventually, makikita natin na gagamitin yung printing ng Malolos Congress and eventually the Malolos Republic, which is the first constitutional democracy or first constitutional democratic republic in Asia. Diba? Si Antonio Luna nga yung editor ng El Heraldo de la Revolucion at yung La Revolucion Filipina. No? La Independencia pala. So ginamit nila yung printing. Oh? La Independencia pala yung diaryo ni Marcelo Del Pilar. So nandiyan yung konstitusyon, pinakalat nila. So yan po yung editorial staff. Actually nandito si Rafael Palm, Antonio Luna, Epifanio de los Santos, Rafael Palma, tama no? Yeah, I think si tama si Rafael Palma at iba pa. So yung mga matatalinong tao ng kanilang panahon ay kasama sa editor sa mga manunulat ng La Independencia. No? At of course, paano ba na tatransmit yung messages noon? Kasi kung hindi ka pwedeng magsulat ng dyaryo, diba? Tulad yung cry of Balintawak, paano pinatawag ni Andres Bonifacio libo-libong tao? Actually, simple lang. Naglakad po sila. May mga tinatawag na parang messengers na maglalakad sa iba't ibang mga chapter ng katipunan para balitaan sila kung ano ang utos ni Andres Bonifacio.
So yun yung dahilan kung bakit nagsipuntahan sila sa Cry of Balintawak. Libo-libong tao noong August 24, 1896. Okay. So yan yung Cry of Balintawak at makikita nyo, no? Na parang meron kayong kilala diyan. Ayun, no. Nasa likod ako ni Emilio Cinto. 'Di ba? Ang tindi. Ayun. Nasa Cry of Balintawak ako. So naglakad kami, mga kaibigan, joke. Oh, naglalakad lang. Oh, from Balintawak. Oh, from Balintawak. Ito yung plano ni Bonifacio noon eh, sasalakayin sa dalawang sa ano no, ipapanser yung Maynila, Intramuros. Kaso many reasons siya nabigo. Hindi na natin iya ano no, kasi alam nila ang Intramuros ang sentro. At ang Intramuros noon ay sinusuplayan ng tubig ng isang bagong teknolohiya, yung waterworks na tinatawag natin. So, may imbaka ng tubig na sinusuplayan na may mga kanal papunta sa mga sa Maynila, no? Nasabi nga ni Enrico Asikate, no? Na ano, doon sa kanilang pag-aaral ni Seyo Salazar at saka ni Dante Ambrosio, nung pinuntahan nila yung mga sites ng Battle of Pinaglabanan at saka yung unang sigaw, no? At kung paanong lahat ito ay magkakaugnay, no? Pwede mong lakarin noon. Eh ano, itong El Deposito na tinatawag, yung may ano sa San Juan, merong museum ngayon sa San Juan, yung nasa ilalim ng yung deposito nasa ilalim ng ano, lupa. Yung lalagyan ng tubig. Binalak 'yon na kunin ng mga ng mga taga Maynila kasi gusto nilang tanggalan ng supply ng tubig ang mga Kastila. Oh, syempre, eh doon na nagkampo yung mga Kastila. So hindi na nila na hindi sila nagtagumpay na mapasok 'yan. So, may ganong strategiya na dapat makuha yung El Deposito, yung lalagyan ng tubig. Si Carriedo nagpagawa nun. Oh, kaya may Carriedo Waterworks na tinatawag tayo. At Carriedo Fountain. Oh, ito naman, si Alexander Graham Bell, yung nag-imbento ng telepono. Noong mga panahon na yon, na-imbento na niya telepono. Pero nagsisimula pa lang yung teknolohiya na yan. Pero nabalita na sa buong mundo. Kaya si Jose Rizal ay gumawa siya ng isang ano, ng isang artikulo for telepono. Noong 1889, kasi di masalang si ano yan, si Jose Rizal. No? At yan, yung telepono noon, ano na yan, eventually, ay maano pa yan, ma-i-improve pa yan pagdating ng panahon at magagamit natin. No? Ano ba to? Yung electricity ay magagamit din. So yung telepono, di ba, eventually magkakawa ng radio waves. So magbabago yung mga pagbabago yan eventually na magpapa kilos ng ating kasaysayan sa mga susunod pang panahon. At nagsisimula na rin noon yung kuryente. No? So yung kuryente, yung kasi 'di ba yung lights, yung poste de luz ay pinapatakbo na ng ilan ng kuryente. Kaya nga nung sasalakayin yung Maynila, ang hinihintay na ano, so Manila to, Intramuros, ang hinihintay na signal ay yung pagpatay ng ilaw sa Luneta. Noong August 30, na hindi nagawa ni Andres Bonifacio, hindi nila nagawa. Kaya daw naghintay yung mga nasa Cavite. Eh kasi nga, nung panahon na yun, wala naman cellphone. Walang, kung hindi ka umabot sa paglalakad mo, di kawawa ka naman. Yun ang problema noon. So hindi dahil tanga si Bonifacio, wala siyang sakihiyang militar, ilang araw na silang walang tulog noong Agosto na yun, nakakalakad. Oh. So papatay niyo yung ilaw sa Luneta, hindi nagawa. Pero noon, yan na ang ano noon, yan na meron ng mga ilaw noon na ganyan. So meron ng teknolohiya. So ito naman yung pulburin sa San Juan del Monte. No? Ang imbaka ng pulbura, no? At kung titingnan mo, yan yung pangapangyayaring yan yung unang sigaw. Na alam mo yon, yung laging tingin sa Katipunero ay ano tawag dito, yung parang magsasaka ang mga itsura nila. Actually, galing lang yan dito. Memorial yan sa mga bayani. Yung tawag ko nga dyan, Andres Bonifacio. Andres! Kasi nakahubad. Pero alam nyo, hindi naman yan si Bonifacio. Hindi ganyan ang suot niya nun. No? At hindi bolo ang kanyang hawak na sandata. Kasi akala natin, bolo yung hawak niya eh. Yun yung favorite niya na
Parang, eh, hindi naman kasi Bonifacio yan. Ayon kay Guillermo Tolentino, sa kanyang research, ang favorite na kanyang tawag doon, ang favorite niyang weapon ay revolver. So makita mo dito sa kay Carlos Botong Francisco na artwork, may bolo. Hindi napapansin ng iba, may baril siya doon. At dito din, may bolo din. May bolo si Bonifacio sa isang hand, meron ding revolver. Diba? So revolver ang ginagamit ni Bonifacio. At nung panahon na yon, na pag nagbabarilan yung mga tao, Mauser na at saka Remington ang ginagamit nila. Oh? So mga rifle. Yan ang mga ginagamit nung panahon ng revolution. Yan yung mga pumapatay ng mga tao noon. Diba? So, swerte na yung mga revolutionary forces ni Aguinaldo kung meron silang mga baril. Pero yung mga katipon noon, marami sa kanila, pinatulis na kawayan lang. O ito, o may picture yung manghihimagsik na Pilipino lumabas sa Harper's, kung di ako nagkakamali, o sa isang Spanish newspaper na pinagsasaluhan ng rifle. Diba? So, yan, nandiyan yung lantaka na ginamit ng mga Pilipino na mga nanghimagsik. Yan yung kanilang mga ano. To, may Winchester na mga rifle. 1893 model at iba pa. No? Si Isagani Medina po yung nagkuha ng mga teknolohiya na yan. Siyempre, pinasasalamatan din natin yung nakakuha din ako ng insight sa lecture ni Dr. Celestina Bongkan noon sa PUP. So, yung lantaka, no? So, yan, meron kang klaro na itsura kung hindi lang yung mga labanan, kundi ano talaga yung ginagamit ng mga tao nung panahon ng pagbabago at pagsilang ng bansa. Kasi yung mga lahat ng pagbabago na yan, teknolohiya na yan, yan yung magsisilang sa konsepto ng bansa na meron tayo ngayon. So, El Deposito, yan. Yan yung mga namatay at naresto, mga Paul Guy. Ito, narest, mga namatay nung battle of pinaglabanan. Yung Paul Guy nilang si Valenzuela, ay Sancho Valenzuela ay kasama dito, yung matangkad. Paul Guy nila yan, wala akong kinalaman sa battle of pinaglabanan yun. Eh. Oh. So, yun yung ano, ito yung naging ruta ng battle of pinaglabanan. So, sabi nga, puro itak daw yung mga ginamit o mga pinatulis na kawayan. Pero alam nyo, apparently, sabi nga ni Jacinto sa isang sulat, 1896 December, sila ay sumusubok ng gumamit ng dinamita. Ayan, electric batteries and his plans to test them with dynamite. At dito, yan, gunpowder at ano, no, nag-usap na sila na ingatan ng mga pulbura, at magbigay lang ng baril sa mga tapat na mga sundalo para sa pag-atake sa Pasig. So, ano yan? Sulat ni Emilio Jacinto na nakita sa military archives ng Espanya. So, ito, dinamita. Sila'y sumusubok ng paggamit ng dinamita. Ayan. So, ayan. Oh, elektrika. Dinamita. So, ngayon, sa Battle of Zapote, bridge sa Cavite, di ba? Yan ang ano, mga trinchera. So, may mga ano na sila, may mga technology yung mga Pilipino. Gumamit sila ng trinchera. Spanish concept yan. Western concept. Di ba? At, yun lang, dumating yung mga barko ng Kastila, mga cruiser, ayun, unti-unti na silang natalo eventually. Pero, akala nyo walang barko ang mga revolusyonaryo. Diba? Ito si, ano, si, yung Angel of the Revolution. No? Nako. Ah, si, ano, Gliceria Marelia de Villavicencio. May asawa siyang mayaman. No? Si Ginong Villavicencio. At ang nangyari, na-torture yan, eventually namatay, si Gliceria ay nag-donate para makabili ng barko ang Republika ni Aguinaldo. So may barko po ang ano, mga ganitong itsura. Ganon ang barko, may barko ang mga Pilipino. No? Kasi yung mga Kastila, marami silang barko eh. Oh, so may barko yung mga Pilipino and eventually, ginamit yan. Oh. At
of course, akala natin kalesa lang yung mode of transportation noon. Meron kalesa, karetela, no? At kasko. Pagpupunta ka sa probinsya, ilog pa rin ang gagamitin mo. Mas madali, ilog o dagat. Mas madali pong maglakbay kaysa sa pahirapan mo yung hayop, no? Papunta sa Ilocos, no? Papunta sa ibang lugar. So, pero eventually, yung ang electricity, magsisimula na yan. At yung dati, nung panahon ng bago umalis yung mga Kastila, na-invento na yung tranvia. At yung tranvia ay tumatakbo sa mga riles na nakalagay sa mga kalsada around Manila. So eventually, yung tranvia na yan, magiging electric yan. At dyan magsisimula yung Meralco. Manila Electric and Railroad Company. No? At of course, nandiyan na rin yung tinatawag nating mga tren. 1892 yan, yung Tutuban Station. Diyan nag, 1892, nung binuo yung tren, kasama dyan yung engineer na karibal ni Rizal, si Charles Henry Keating. Oh, makikita ninyo na yung Tutuban Mall ngayon, yan yung Tutuban, dati, station. Oh, nagsimula yung servisyo ng tren. At kahit revolusyon, hindi yan tumigil. Hindi yan tumigil sa operations. Gumagaan yung trend kahit nakikipaglabanan sa mga Amerikano. Diba? Ito si Aguinaldo, Gregorio del Pilar, no? Noong panahon ng Pack of Biak na bato sa mga Kastila, bago yung panahon ni Nagoy, ni General Luna, no? Ay nagano ng trend. No, gumamit ng trend papunta sa kanilang paglalakbay patungo Hong Kong. Sorry. Patungo Hong Kong. Siyempre nagbarko sila papuntang Hong Kong. Pero at a certain point, I think Pangasinan. Kalimutan ko lang kung saan sila pumunta ng Hong Kong, saan sila sumakay ng barko papuntang Hong Kong. Gumamit sila ng tren. At sa isa sa mga tren na ito, si Jose Palma, isinulat niya ang lyrics ng National Anthem. Oh. Now, punta natin itong mga Moro. Itong mga Moro, nagpabago din ang teknolohiya noong Philippine-American War. Kasi 'di ba yung mga tinatawag nating juramentado na Spanish word for may oath kaya lumalaban tapos naging parang nagkaroon ng wrong connotation na juramentado, lumalaban ng walang pakundangan. Actually, hindi totoong walang pakundangan 'yon. Meron silang oath. Ang tawag sa oath na 'yon ay sabil. So, kita nyo, lumaban yung mga Moro na 'yan sa Battle of Budaho noong 1906 kung saan 1,000 tausugs ang niratrat ng mga Amerikano. 994 lang ang nabuhay. No? Ang nabuhay. Ah, sorry, 994 ang pinatay. At 6 lang yung nabuhay. So, eventually, yung ganyang pagkilos ng mga Moro up around 1913 doon sa Battle of Budbagsak. Eh kasi, pag binaril mo yung Moro na sabil, kahit binaril mo, pabagsak na siya, dahil ang tagal mag-load ng bala ng mga baril na to, aano ka ngayon? Mababaril ka ng matindi. Kahit na nabaril mo na yung, ay matataga ka ng matindi kahit nabaril mo na yung tao. Kasi ang tagal mag-load ng bala eh. Diba? So, yung Muslim, kahit nasugatan na, tumataga pa rin ng Amerikano. Kaya, doon naisip ng mga Amerikano, dapat, inventoin natin yung 45 caliber na pistola. Dahil automatic yan. Automatic. Oh? At yan yung makikita natin. So, ginamit eventually ng mga Amerikano. Pero after na ng Philippine-American War, after na ng 1913, mali kasi itong poster na to. Eh. Hindi pa ginamit sa Budbagsak yung 1913, yung automatic pistol. So, sige, review natin. Makikita nyo na noon, walang konsepto ng bansa kasi hindi rin magkalapit ang mga tao. Technology, hindi sila magkakakita-kita. Pero pag nag-travel ka na, madali na yung travel, nakakapag-tren ka na, nakakapag-barko ka na. Dati kasi, kapag wala, di ba yung sedula, dun ka lang sa lugar mo. Pag nakitang galing ka sa ibang bayan, pwede kang mabaril. Iikot ka lang buong buhay mo. Kunwari kung 60 years old kang nabuhay, 40 years old, yung 40 years na yun, doon ka lang sa area mo. Pero nagkaroon ng pera yung ibang Pilipino dahil sa pagbabagong pang-ekonomiya, nakapaglakba yung Pilipino, hindi lang sa buong Pilipinas, na magpagkumpara niyang sitwasyon kung gaano kasama
pati sa ibang bansa na ang sitwasyon ay mabuti. So doon nagka-ideya ang Pilipino, itayo na natin ang bansang para sa atin. Ganun lamang kasimple yan, mga kaibigan. So yung teknolohiya na yan ang nagsilang sa ating bansa. At hanggang ngayon, halimbawa, ang social media na bagong teknolohiya natin, yan ba ay ginagamit natin para mabago ang ating lipunan para sa mas mabuti? Di ba? Yung mga kabataan, nakita ninyo, ang mga ilustrado. Di ba silang nagpa-kilos ng bansa? Kaya ba natin gamitin ang mga teknolohiya na ito para baguhin ang bayan natin? Kaya ba ng kabataan? Huwag tayong mag-alala. Kasi si Rizal ay 25 years old lamang nang isulat niyang Noli. Si Bonifacio ay 28 nang itatag niyang Katipunan. Si Jacinto ay 19 years old, sumama sa Katipunan, and eventually, sinulat niyang Kartilya. Si Gregorio del Pilar ay 24 nang ialay ang kanyang buhay sa Timantas. At si Aguinaldo ay naging pangulo sa edad na 28. So mga kabataan ang nagtatayo ng kasaysayan, nagsusulat at gumagawa ng kasaysayan. Yan dapat ang ipaalala natin sa ating sarili ngayong National Heroes Day. At yung mga guro, future teachers at kayong mga estudyante, tayo magpapanday ng kinabukasan na yan. Di ba? So, yan po, no? Technology is used for the good of the people and to curb the freedom of the people. Kaya nga makita din natin. Pwedeng gamitin ng teknolohiya para sa ikabubuti, pero pwede rin itong gamitin para supilin ang kalayaan ng tao. At alam natin yan. Di ba? So, ano ba, paano ba natin ginagamit ang teknolohiya? Ganyan ang matinding tanong sa atin. Do we unify the nation? Binubuo ba natin ang bansa? O pinag-aaway-aaway natin ng mga Pilipino? Di ba? Sabi ni Gregorio de Jesus, sikapin ang ipagkakaisa ng lahat at ikauunlad ng bayan upang huwag magkaroon ng sagabal ang kasarinlan. Ibig sabihin, kung pinagwawatak-watak mo ang mga Pilipino, sagabal ka sa kasarinlan. Yan lamang ang mensahe na yan sa atin. Diba? So, maraming salamat po at sana po gamitin natin ang lahat ng biyayang teknolohikal para sa ipagkakaisa ng mamamayang Pilipino. Mabuhay po tayo na. Ayan, maraming salamat po Sir Xiao Chua sa napakagandang mensahe o sa napakagandang mga bagong idea o yung sa aral na natutunan namin ngayon. Di ba, partner? Yes, partner. Napakarami kong natutunan ngayong araw at nakakatuwa yung webinar ngayon kasi napaka-lively at super talaga. Ang dami ko nakakalaman pa kasi. Lively ba yun? Diyos ko. Hindi ba boring? Totoo yan, partner. At ang aking partner. Mga kaibigan, ang ina na kayo inihika, painumin ako bukulong mantika. Kinabukas ang tagal ang hika, patay ang mata. bumati muna tayo mga kaibigan. Okay lang ba? Bago ka kumuha ng tanong. Ayan, sige pa. Go partner. Binabati ko yung nanay ko, si Bill Matsua. Malamang nanonood sila. At syempre, mga kamag-anak ko dito sa Tarlac City, Briones at Briones Chua Clan, ano? Sina Tita Christy, Tita Edna, yung kanyang kabiyak na si Tito Danny, no? Si Tita Mercy, lahat po yung mga anak-anak nila, lahat ng mga kamag-anak po namin din sa Tarlac. Hello po, nasa Tarlac din pala ako. So, salamat sa inyong lahat na nanonood. Si Mika Mergenio, na mga guro, si Jana Fina Saba ng Museo ni Miguel Malva. Meron po akong ano sa kanya, no? Meron ako lecture sa museo sa September. Kasi birth anniversary ba niya? Birth and death yata ni Malvar. Ni Malvar, September. So, salamat po sa inyong lahat na nanonood. May mga taga-Pangasinan pa tayo, si Leandro Fernandez, no? Dan Cabrera ng Angeles, Maya pa Abake Kongan, Inilisa Masangke, hindi daw siya makapasok, no? Norbunda from DepEd. Mga kaibigan ko ito, Diyos ko. Evelyn Sunico, Anne Abendado, Summer Villanueva, Sangwe Risa. Sorry, talagang tinake over ko na. Crystal Roque, Claire Bailon,
Suniko, Evelyn, Edward Perez, Just Aren Sinal, Regina Baktong. Oh, yung kay Norbunda, mamaya, sabasahin mo yung tanong niya. So, Mauban, maubanin po yung lola ko sa Quezon, Dianena Maso Solyeste Peras, at yan, si Ana Marie Baligod Codesio mula sa Tuaw, Cagayan Valley, Jeron Velasco from Bacolod, Israel Exir Paleramos, Kenneth Ruiz, Jesper Bautista Ruz, Cambronero, Evelyn Valencia Lee. Ba, daming nanonood. This Desiree Aragon. Das Serid na Nilameg. Enelita Kito Villanueva from Iponan COD. CDO. Ay, namimiss ko na po ang CDO. Gusto ko nang bumalik. Lynn Manara. Merl R. De La Paz from Marikina. I feel you. Hashtag. John Aliniegos Migulias. Ann Ligaya Castillo. Jonah Flor Aguilar Conseja, Christian Rosales, Ricky Colima, Rian Jean, Ayan Caperina Pregunta, maraming salamat daw sa inyong lahat. Edward David, Esperanza Humarang, Lynn Manara. Ayan. Ano yan? Nawala ba ako? There was a time na nawala ako, Archie. May time ba na nawala ako? Ang connection loss daw minsan. Sa ano po yun? Sa... at ni live streaming ko. Nagkaroon lang po ng disconnection yung nag-live streaming ko sa Facebook. Ano na receive din ko. Hindi pa ba? 3 minutes lang po. Mga 2 minutes. Erg! Dapat pala pinatigil niyo ako. Oo. Pero bigyan niyo ako ng recording nito. Are you recording this? Sige. Bigyan niyo ako ng recording. Yes, at ano, labas natin. Salamat! Sige, ano mang katanungan natin? And partner, yung... ayan po. Galing po sa FB Live Streaming po, si Sir Norbunda. Ano ang kaibahan sa mga propagandista noon sa mga trolls ngayon at fake news po? May similarity ba sa social movement? Sino ang nakikinabang, ang ating bansa ba o sa ilan po na may pansariling interest lamang? Well, tandaan natin mga kaibigan na ang... nangyayari sa ang nangyayaring pagkilos ng bayan, whether gusto natin o hindi, ay mga social movements. 'Di ba? So, yung propaganda movement, ginamit niya ang teknolohiya noon para magpayag ng kanilang pananaw. In fact, a little bit exaggerated. Alam mo, yung mga portrayal nila ng Praile. Nangyayari yung mga kaso na 'yan. Pero pag pinagsama-sama mo kasi sa isang karakter tulad ni Padre Salvi, parang in a way, exaggeration siya. So, may mga, they are exaggerated for dramatic effect and for more propagandistic purposes. Halimbawa, yung painting ni ng pagpatay kay Bustamante at sa kanyang anak ni Felix Resurrection Hidalgo, bagamat pinasimulan ng mga Praile yun, wala namang Praile yung pumatay sa kanya. Ang mga Praile na natili sa loob, ang mga tao ang tumira. Pero, sabi ni Jose Baza, ato ni Jose Baza, bakit hindi mo lagyan ng Praile yung drawing mo? So pagdadagdag yun. Pero nandun yung diwa, hindi nawawala yung diwa, at hindi na nawawala na ito ay para sa bayan. In a way, sabi nga namin ni Vanny Biernas, ang mga propagandista ay mga troll. Si Jose Rizal ay isang troll. In fact, na-troll lang todo yung makas nila, pinatay nila si Rizal. Kasi pag sinabi mo trolling, yung mga may kapangyarihan, iniinis mo. And so trolling is not necessarily bad. Siyempre, iwan ko na lang sa inyo, kung para kanino. Diba, para ba sa bayan yung pantotrol? Pwede mo sabihin ganun. O sino ba yung mas nakikinabang sa pantotrol mo na nakakapaghati-hati sa bayan? Baka naman politiko ang nakikinabang sa pagkakahati-hati ng bayan ito. So, hindi ko alam ang sagot. Hindi pa tapos ang kasaysayan. Pero dapat maging mapagmatsyag tayo at tanungin natin ang mga tanong na ito. Kanino ba nakikinabang ang kahit anong kilusan o movement? Politiko ba o tayo? Ayan. Maraming salamat po, Sir Xiao Chuan. Napakaganda nun. At ngayon po ay may nagtanong mula kay Sir Joel Cabael. Dr. Xiao, sinabi niyo po kanina na si Mabinga. Dr. Xiao, sinabi niyo po kanina na si Mabinga taga-kolekta. Sa anong paraan po siya nakakolekta sa kabila ng kanyang kapansanan? Noong 1896 po siya na polio at nabaldado.
noong nangongolekta po siya ng pera, ay nakakalakad pa po siya. Hindi po inborn ang kapansanan ni Mabini. Ito po yung nakuha niya noong 1896 na. So nung nagkokolekta siya ng pera, nakakalakad pa po siya. Hello, Nina Era. Hello? Hello? Nawala? Yeah. Ayan. And partner, and Jasper, may tanong pa ba sa ating FB live streaming? Kasi ko yun pa pong wala pa pong nagtatanong. Pero marami po nagpapasalamat sa napakagandang lektura po ni Professor Shao Chua. Maraming salamat po. Puro bola naman kayo. Mga mambobola. Eh, salamat po. Salamat din. Una ko pong ano yan. Nakita nyo may mga picture akong naipakita doon sa bandang huli. Yan yung una ko pong i-deliver sa PUP. No? No? Sa isang conference nila. Ayan. May pa-certificate ba kayo? Wala. Meron pa. Ah, meron. Wow. Oh. Salamat. Sige. Meron pa ba? Wala. Hindi sila ng internet. Ngayon na. Converge. Wala pa sila papuntan. Ayan, partner. Dahil wala pang tanong, yan, maaari na tayong dumako sa ating POTD or ang ating pulot of the day. Ano po ba ang ating mga natutunan sa ngayong araw? Baka po pwede nating ibahagi natin ito. Just type your pulot of the day sa ating comment box and sa ating ding FB live streaming. Ikaw, partner. Para sa aking pulot of the day, ang mga technological na nakatulong sa pagpapalaganap ng pag-unload. Nakatulong siya sa pag-unload ng ating kanta. Actually, marami siya, so parang hindi ko na maisalahad lahat, pero grabe yung change na nangyari sa ating kanta. Totoo yun, partner. Ang ganda ng mga presentation kanina, pati sa picture, no, nakita din natin yung kahit simpleng mga pagbabago sa teknolohiya noon. Partner, may dalawa pa palang katanungan galing sa ating FB. Partner. Okay, unahin po muna natin kay Ma'am Krisha Ruth Mayo. Sir Shao, I saw a post before stating that Katipunan is different from KKK. What is your stand about it, sir? So far, kailangan pa ng mga historians na makita ang mas mapaigting na pruweba. Kasi parang ang pinagbabatayan nito ay circumstantial evidence rather than actual evidence. Kasi sa mga memoirs na katulad ng kay Pio Valenzuela, ay iisa lang naman yung Katipunan na yun. No, may, kumbaga, si Valenzuela matagal na siyang miyembro. 1892, kung hindi ko nagkakamala, miyembro na siya. Diba? At maraming mga revolusyonaryo nagsabi na hindi iba-ibang Katipunan nito, kahit si Ladislao Diwa, kahit si Teodoro Plata, ay isang Katipunan nito. So, I'm sorry, I respectfully beg to differ and to disagree. Respectfully naman. But yes, let's see. Kasi hindi naman natin sinasarado ang issue yan, pero para sa akin, sinimulan na yung pag-explore ng ganyang ideya, tingnan natin yung makikita natin dito. Maraming salamat po. Para po sa susunod na katanungan, Prof. Shao, since marami po kayong pinakitang larawan na ating kasaysayan, ibig sabihin, gumagamit na noon ng teknolohiya para maitala at magkaroon tayo ng mga basihan. Ano po ang tawag sa mga kumukuha ng mga larawan noon at may posibilidad po ba na namamatay din sila habang naglalabanan? Well, hindi ko actually alam kung mayroong parang may namatay sa ang tawag kasi ngayon diyan embedded journalist, 'di ba? Yung mga photographer, 'di ba? Sa General sa Goyo Batang General, mayroong ganung trabaho. 'Di ba? Yung kumukuha sa mga labanan.
although mas matindi yon sa US Civil War kaysa sa revolution natin. Wala tayong masyadong kuha ng labanan, sa totoo lang. Wala tayong masyadong kuha ng labanan. So tingnan natin. Parang hindi photographer, photographer ang tawag sa kanila. Pero hindi natin alam kung talagang sila ay kumbaga may mga namatay. Although ano yon, delikadong trabaho talaga yon. Sige. Ito po, may isa pa pong tanong. Maaari niyo po bang ipaliwanag ang katotohanan tungkol sa Kingdom of Maharlika? Thank you po. Asan ang ebidensya? Yun lang naman. Ilabas muna nila yung ebidensya na nagkaroon ng Kingdom of Maharlika na ang Maharlika hindi isang klase ng tao. Usap tayo kung may ebidensya. Kung meron kayong maipakita ng ebidensya. Kasi kasaysayan po sa ebidensya po yan. Ganun lang naman lagi. Sa ebidensya po yan, sa ebidensya po yan nagbibigay ng mga pruweba. So, yun lang naman po. Magandang umaga po. May gumagawa lang ng internet namin, pero okay lang. Doon na lang ilalagay siya. Ay, baka may mga tanong dyan sa ano, sa mismong loob ng chat natin. Parang ang dami na, oh. Opo. Si Jasper Orlina po, Sir Shao, ano po bang dahilan ni Rizal sa pagsulat ng Noli at El Fili? Para po ba ito sa gobyerno ng Kastila? O para mabasa? O para po sa mga Pilipino? Para sa gobyerno ng Espanyol talaga yan. Kasi ang makikita natin dito ay, di ba, Spanish yung wika. Humingi sila ng mga reforma. Baguhin niyo po ito, baguhin niyo po yan. Na may mga ilang nakabasang Pilipino na nakakaintindi ng Kastila, syempre, yun lang yung nangyari dyan. At kinalat nila yung kwento. Not necessarily nabasa ng Pilipino. Pinagchismisan, yun ang aking teorya dyan. Pinagchismisan ng Pilipino. Pag nagchismis ang Pilipino, mas malala pa eh. Nagiging eksaherado din eh. Diba? So, yun ang ano doon. Para siya talaga sa mga Kastila. Para magising yung kanilang kamalayan na may mga pagkakamali na kailangan baguhin. Na nag-cause ito ng revolution kasi sa pagtindig ni Rizal mismo, not necessarily sa nabasa nila. Pinag-chismisan nila si Rizal, kaya siya malaki ang impluensya niya sa Pilipino. Ayan, maraming salamat po. At ngayon, wala nang katanungan, Dana, sa ating Google Meet at sa FB Live. Pero may mga nag-share na ng kanilang pulot of the day mula kay Ma'am Mildred Jimenez, ang kanyang POTDI. Marami akong natutunan na hindi na ituro o maling na ituro sa araling panlipunan. Halimbawa, ang tabak ni Andres Bonifacio. Maraming salamat po, Prof. Chua. Tandaan natin na yung mga maling na ituro sa atin, hindi kasalanan ng mga guro natin o hindi kasalanan ng mga historiador noon. Tandaan po natin na nakababatay lang din naman sila kung anong meron sila. Maaaring magkamali na ako pagdating ng panahon sa mga sinabi ko ngayon. Pero yan ay dahil sa gusto ko kayong lokohin. Kundi dahil, yun ang alam ko. Yung ganun din yung mga nakarang historiador. Gusto ko kasi sabihin to kasi ang lakas makapag fake news daw kay Zaide, 'di ba? Si Zaide galit daw sila kay Zaide kasi daw mali daw yung itunuro sa kanila. Huwag ganon, kasi si Zaide ay bahagi ng pag-unlad ng historiography ng Pilipino. Kung wala si Zaide, wala kami. Kung wala si Teodoro Gonzalo, wala kami. 'Di ba? So ayoko 'yan yung mga historian bashing na tinatawag natin. Mahirap po 'yan. Salamat. Salamat po, sir. And kay MB naman, hindi hadlang ang kapansanan o kakulangan para makatulong sa bayan at sa mga kababayan. Mabuhay ang mga bayani noon at ang mga bagong bayani ngayon. Salamat po. Salamat. And last po na POTD, ang isa sa mga epektibong teknolohiya ngayon ay maaaring gamitin sa kahit na anong bagay, sa ikabubuti o sa ikasasama ng isang tao o sa isang bansa. Think before we click. Mabuhay po. And Sir Shao Chua, may nagkaroon po ng karagdagang tanong. Unahin ko po muna si Sir Paulo Garcia. Sir Shao, metrosexual po ba si Dr. Rizal? Nabasa ko po kasi sa isang libro ni Sir Ambet Ocampo. Well, if he was, what's wrong with it? May nagsisipilyo siya, malinis siya sa katawan, magaling siyang manamit. So, yeah, ganun siya talaga.
Pero hindi siyempre sa konteksto ngayon ng metrosexual, iba sa noon. 'Di ba? Minsan kasi naglalagay tayo ng equivalence. Yan yung para mapadali yung pagtuturo ng kasaysayan, naglalagay tayo ng equivalence. So, ano yung metrosexual no ngayon, si Rizal yan noon. Para madali mo siyang mapicture, mas madali. So, technique yan. Pero kailangan ding tingnan kung mas nagpapalalim ka ng pag-aaral. Lumalampas ka sa ganyan kasi kailangan mas laliman mo pa yung contextualization mo sa kanya. Kaya yung kapag sinasabing babaero si Rizal, marami siyang girlfriend. Hindi ako naniniwala doon kasi iilan lang ang totoong girlfriend niya. Marami lang siyang naka-fling na mga iba-ibang lahi. Kaya siya amazing. Di ba? Pero yung kunwari girlfriend niya, ewa. Oo. Salamat po, sir. At pangalawang tanong po mula kay Andy Padernelia, Prof. Shao, nang ginawa ni Rizal ang anotasyon sa gawa ni Morga, pagtatama ba yun ang kasaysayan o isang propaganda? Well, pareho. Pareho kasi yung propaganda, kasi ano ba yung layunin ng propaganda? Hindi naman masama. Diba? Ipakilala na may kultura ang Pilipino batay sa kanyang research. Diba? Kung nagkamali man siya, nagsasabi kasi may mga pagkakamali siya, hindi dahil binabaluktot niya ang kasaysayan. Diba? Kundi dahil gusto niyang magbigay ng ano, ng kanyang kuro-kuro na batay naman sa mga ebidensyang meron siya noon. Kasi eventually ngayon, mas marami na tayong ebidensya tungkol dyan. Pero kulang yung kay Rizal. Pero yung paggawa niya noon ay magandang hangarin niya at pagtutuwid siya talaga ng kasaysayan. Kasi yung pagtutuwid ng kasaysayan, pwede mo rin naman gamitin for propaganda. Huwag natin sabihin masama ang pagpupropaganda. May masamang propaganda, may mabuting propaganda. May masamang trolling, may mabuting trolling. Di ba? Ganun lang naman yun. Thank you po. And last two question po kay Joseph Ram. Sir Chua, meron ho bang fake news noong panahon ng pagsalakay nila Bonifacio sa Maynila na naka-apekto? Well, iniisip ko kung may fake news. Pero maraming mga kumalat na kung ano-ano, di ba? Hindi natin alam kung totoo o hindi. Kasi plano daw ni Bonifacio patayin lahat ng Espanyol. Yun ang kumalat nun. Diba? So lalong nagalit yung mga Kastila sa mga kina Bonifacio doon sa balak nila daw. No? Hindi ko lang ma-confirm kung talagang inutos yun. Oh? Yung isa ay, anong tawag doon? Yung 8 provinces na unang nag-alsa, wala namang pag-aalsa doon sa 8 yun eh. Or dalawang probinsya lang ang meron, Manila, Cavite. Pero hindi pa nag-aalsa yung iba. So, nung pinlays under martial law, kumalat yung balita na 8 provinces ang nag-aalsa. Eh, hindi naman. So, lalong parang naging propaganda yon. And eventually, nagamit yun ng mga ni Aguinaldo mismo. Akala nila, nag-walo na yung nag-aalsa sa Luzon. Eh, nagamit tuloy sa bandilang Pilipino, first eight provinces during the Philippine Revolution. Hindi totoo yun. They were the first eight provinces or the 8 provinces that were placed under martial law under General Blanco. Ganun lang kasimple yun. Noong nagsimula ang revolution. So yan, may mga ganyan. At the top of my head, wala akong maisip pa na iba. May mga na-aresto kasi doon na 500 na nasa Intramuros na mga tao ni Bonifacio. Sayang lang kasi sana mas naging successful yung pagsalakay lang sa Maynila kung hindi na tuloy o kung hindi na aresto itong 500 na ito at pinatapon sa Mindanao. Yeah. Salamat po, sir. And salamat. Last question po mula kay Joshua Pilife. May mga teknolohiya na po ba gaya ng mga makinarya bago ang panahon ng Espanyol? Hindi mo pwede sabihin makinarya kasi yung machineries naman ng Industrial Revolution na magsisimula eh. 1700. So, dala na ng mga Kastila yung marami dyan o ng mga foreigners. Pero yung kailangan tingnan mo yung bawat panahon na may sarili silang teknolohiya in their context. So, halimbawa, kung paano ginagawa yung mga gold ng ancestors natin na ang gaganda ng disenyo, teknolohiya yun. Diba? Nung bago dumating yung mga Espanyol. Yung kung paano sila mag-agriculture, teknolohiya yun. Hindi mo pwedeng sabihin na yung teknolohiya nila ay backward. Kasi iba yung konteksto nila sa konteksto ni Rizal at sa konteksto natin ngayon.
'Di ba? So kailangan mong tingnan 'yan. Hindi siya madaling sagutin na tanong kasi lahat ng ginagawa ng mga ninuno natin, teknolohiya 'yun. Teknolohiya sa warfare, teknolohiya sa paglalayag, 'di ba? Ano 'yun? Teknolohiya lahat 'yun. So not necessarily makinarya. Yan. Maraming salamat po. Yan po, nagtatapos ang ating Q&A portion, pati ang ating pulot of the day. And partner, ngayon, ay ibigay na natin ang ating regalo sa ating tagapagsalita. Ang sertipiko po ng pagkilala. Kolehiyo ng Edukasyon, Taunang Pampaaralan 2020-2021, sertipiko ng pagkilala ay ginagawad kay Xiao Chua sa pagbabahagi ng kanyang kaalaman bilang tagapagsalita ukol sa buwan ng kasaysayan 2020, pagkakaisaysayan sa paglaban at pagbangon sa EdukTalk webinar na may paksang pinamagatang pagbabagong teknolohikal na nagbigay daan sa pagsilang ng bansa taong 1869 to 1931. Iginagawad ngayong ika-31 ng Agosto taong 2020. Pinirmahan ng tagapayo ng Kolehiyo ng Edukasyon, Konseho ng Mag-aaral, Professor Nina Q. Era, at ang Officer in Charge ng Kolehiyo ng Edukasyon, Dr. Eva Aurora D. Caluen. Maraming salamat po. Salamat po.